Unahin natin yung 7 guys, ito dapat meron siyang 1.2 volts. So let's check. Yun, 1.3. Ito yung out niya. So meron na siyang 1.2 volts. So meaning okay yung successful yung ano natin, yung pag replace natin ng power management IC niya or regulator. Yan. So meron na tayong 1.2 volts. Good day guys, welcome back to my channel. So this today's video, ipapakita ko kung paano mag-repair ng Orange Pi 1. So disclaimer lang guys ha, yung tutorial natin ngayon, ito ay based lamang sa aking understanding and my own experience. So hindi po ako professional guys, so paalala lang po. So ngayon guys, ito yung topic natin is how to repair your Orange Pi 1. So dito guys is pag-usapan natin kung anong mga components na dapat nating i-check at dapat nating palitan sa ating Orange Pi 1. So bago yun guys is bago natin simulan yung topic natin today is please subscribe to my channel and please hit the notification bell para maging updated ka sa mga lahat ng videos na i-upload ko sa aking channel na to. So yun po, maraming salamat guys. So proceed na tayo. So dito guys, yung una-una natin na gagawin pag nag-repair tayo ng Orange Pi 1 is meron tayong list nito. So ito yung best way ko sa pag-fix ng aking defective Orange Pi 1. So yung pinakauna ko guys is yung download the full schematic diagram. So yan ano. So dapat nating i-download yung schematic diagram ng Orange Pi 1 natin para malaman natin kung saan tayo magre-repair. Kasi doon tayo nagbabase sa mga components kung alin yung mga dapat na components na tatargetin natin sa pag-repair. So mas mabuting i-download natin to guys kasi na ito po ay sadyang gamit na gamit sa ating pag-repair. So yan, kung wala kayong schematic guys, so mas mahirapan tayong mag-troubleshoot ng ating Orange Pi 1 kasi di natin alam at di natin nakikita kung saan yung dapat natin na aayusin o dapat at kung saan yung nasisira na part sa ating Orange Pi 1. Ano? So yung pangalawa guys is yung components familiarization. So yun guys, importante na ito guys kasi dito tayo nagbe-base sa ating actual and sa ating schematic. So titingnan natin dun sa schematic guys and then titingnan din natin sa actual. So dapat mapamiliarize natin at matandaan natin kung ano-ano mga components ang dapat nating tatanggalin at dapat nating i-replace. So ayan guys, yung susunod naman is yung check the components related to the damage. So ngayon guys, kung mayroon ka ngayong Orange Pi 1 tapos alam mo na kung ano yung nakasira sa kanya, so sample yung power damage, yung na supply nyo siya ng 12 volts instead na 5 volts. So ayan, so meron na kayong hint guys na yung nasira sa kanya is maaari yung power management IC niya o yung mga regulators natin. Yan. And then yung panguli guys is replace defective components. Yan. So ito yung pinakaano natin ngayon guys, pinaka topic kasi ito yung way ng pagre-repair natin. So actually is ipapalitan lang natin lahat ng mga components guys na power regulator ng ating Orange Pi 1 kasi yung mga kadalasan naman na nasira is yung power regulators na talaga niya. So yun, ito yung pinakauli guys is replace defective components. So dapat meron din tayo mga components guys na available para diretso-diretso na yung ating pagre-repair. So yan. So yung pinakauna guys is pakita na natin yung ano niya, DC input ng ating Orange Pi 1. So ito yung pinakauna natin na itatackle ngayon, yung circuit ng DC input circuit ng ating Orange Pi 1. So ito yung schematic niya guys. Yan. So yung sinabi ko kanina na importante nating ma-download yung schematic ng ating Orange Pi 1 para meron tayong guide. Yan. So sa actual guys is ito siya, yung DC input section natin. Yan. So lahat ng mga components na sa schematic guys na lahat na nandito is nandito din sa ating actual. So ayan oh. So kung titingnan natin kung saan siya nakapwesto yung DC input circuit natin. So dito siya guys. So nandito yan siya sa top side ng ating Orange Pi 1. Yan. So diyan natin siya nakikita. Yan. So check natin yung mga components guys kung meron ba tayo dapat i-replace. Yan. So kung wala naman mga visual defect guys, so proceed na tayo sa ibang section.
So ayun. So yung susunod naman natin na papakita is yung low voltage dropout natin na regulator. So ito po siya, guys. So, ito yung schematic niya. So yung function niya, guys, is kino-convert niya yung 5 volts natin into 3.3 volts para i-supply sa ating IO. Yan, sa input outputs natin na VCC IO. Yan. So yun yung gamit ng ating AMS1170T33. Yan po. So ito, guys, ito yung actual components niya. Yan. So nakikita natin dito sa section na nating orange by 1 is yung 3.3 regulator. Yan. So kung titingnan natin yan, guys, kung saan siya na parte sa ating orange by 1 is dito sa bottom side. Yan. So dito natin nakikita sa likod, no? Ito yung components na to is i-replace natin mamaya. So ayan. So pakita ko siya, guys, kung saan ko nabili yung components na to. Nabili ko siya sa lcec.com. So ito yung site ng pinagbilan ko, is from China. Yan. So mura lang siya, guys, no? Yan. In 10 pieces meron kang babayaran na 0.68. Yan. So nakapak na yan sa into 10 pieces o so 0.68 lang ang price niya. So napakamura, guys, is pwede kayong mag-purchase doon. So yung susunod naman natin, guys, is yung ating regulator para sa BDRAM. Yan, yung nagsusupply sa ating RAM ng ating Orange Pi 1. So ito yung schematic diagram niya. Yan. Yung components dito, guys, is yung SY8008B na package niya is OT235. Yan. Yung actual components niya is ito. Yan, 5 pins. So maliliit to, guys, nating note is empty yung components na to. So dito, guys, sa section ng ating Orange Pi 1, dito natin siya nakikita. Yan. Yung gamit niya is nagko-convert pa rin ng 5 volts into 1.5 volts para i-supply sa ating RAM. So ayan. Dito, guys, kung titingnan natin, nandito yan siya sa ating top side ng ating Orange Pi 1. So nandito yan siya natin makikita, yung U4. At then yung mga katabi niya is inductor. Ito yung inductor niya, guys. I-check din natin mamaya. So hindi ko na lang siya sinali sa slides kasi iunahin natin yung mga power management IC niya pagkatapos i-replace din natin yung mga inductor niya. So ayan, guys. So dito siya nakikita, no? Take note lang yan. Then, guys, ito pag nabili, nabili ko rin siya sa lcec.com. Same lang sila ng AMS natin na regulator. So ito, in a pack of 5, meron tayong babayaran na 146 USD. So mura lang din siya, guys. So napakamura dito, guys, sa LCC Electronics. Yan. Yung susunod naman natin, guys, na regulator is yung DC to DC step down for ABCC. Yung function naman ito, guys, yung sinusupplyan niya is yung ABCC natin na yan. Yung requirements ng ABCC natin is 3.3 volts. So same lang sila ng regulator, guys, dun sa ating BDRAM. So ito pa rin siya. Yan. And then yung sa section natin sa Orange Pi 1, nandito siya. Yan. Dinamit siya para mag-convert din ang ating 5 volts into 3.3. Yan. So kung titingnan natin din dito, guys, dito siya sa ating top, sa bottom side pa rin ng ating Orange Pi 1. Yan. So dito natin siya nakikita. So i-replace din natin yan siya mamaya. Yung susunod naman natin na regulator is yung para sa ano natin, sa CPU X. Yan, sa central processing unit natin na regulator. So ito yung power management IC niya, guys, na ginamit. Yung requirements kasi ng CPU natin is 1.2 volts lang. So ayan, so mataas yung amperahe niya. So dapat yung input natin na 5 is mamare-reach niya yung 6 amperes. O kaya yung 3 amperes, okay na din yun kasi hindi naman masyado kasomo yung Orange Pi 1 natin. Yan. So ito, guys, yung schematic diagram niya. And then ito yung actual components niya. Then ito yung section ng ating Orange Pi 1. Yan. Dyan, dito natin siya makikita. So click na natin to. Yan. Nasa likuran bahagi pa rin ng ating ano, guys, ng ating Orange Pi 1. So makatabi lang sila ng U5 at saka yung U5-3. So yan po siya, guys. So kung napapansin natin, guys, bawat trigger meron siya katabing inductor, guys, niya, no? So napapansin natin kanina sa previous is bawat regulators meron siyang inductor. So meron akong components ng mga inductor din, guys. So kung matapos na natin i-replace yung mga regulators natin at di pa rin siya ng function, i-replace din natin itong, i-check din natin itong inductors, ano,
So unahin lang natin yung mga power regulators niya, at least malaman natin kung fully functional ba siya ulit pag. And then punta na naman tayo sa susunod natin na ano guys, regulator is yung panghuli natin is yung para sa system natin na nagsasupply. So ito po yung schematic diagram niya. So yung gamit ng regulator natin is kino-convert niya yung 5 into 1.2 volts para sa supply ng ating system. Yan. So ito yung actual components guys. Yan, maliliit pa rin. As I see kanina na puro sila surface mounted device. Yan. So ito yung section ng ating ano, U7. Yan. So system 1.2 volts DC to DC regulator section. Yan. Dito natin siya nakikita guys. So enlarge natin. Ito yan siya sa top side ng ating orange by 1. So ayan ano. So yan. So sinabi ko kanina may nakikita tayong mga bawat regulators. Nakikita natin yung mga ano niya, inductor niya. So ito yan siya guys. Yan. Ito yung inductor ng ating U7. Yan. Ito yung inductor ng ating U4. Ito yung inductor ng ating U5. And then, mayroon din dalawang inductor doon sa likod. Yan. So yan guys, yung nabibili ko din din siya sa LCC. So mura lang din guys, titingnan natin kung magkano yung estimated price niya. So yan, nasa 0.1007 lang sa 5 basis na SY8089E na regulator. Yan, 1.2 volts. So napakamura guys, so di tayo lugi dito. Then, yung susunod na natin guys is yung magre-repair na tayo. Magre-replace na tayo ng components in actual. So, ito yung orange by 1 na gagamitin natin ngayon, yung power damage. Yan, so dinala natin siya i-check one by one yung power regulator niya kasi i-replace natin agad. No? I-replace na natin siya ng bago para malaman natin kung sa 6 volt ba talaga yung pag-replace ng mga components na regulators. So using yung hot air natin na ito. Ito yung gamit ko na hot air. So nabili ko siya sa Shopee. Napamura na siya guys. And 1,000 plus meron ka ng hot air. So gamit ito guys kasi yung kadalasan na nire-refer natin is mga surface mounted device. So kailangan natin ng hot air. So ayan o. So yan guys, patuloy tayo ngayon sa part ko na natin na sa part na to is magre-repair na tayo at magre-replace na tayo in actual. So ayan guys, so stay tuned guys, ito yung papakita ko. So ayan guys, andito na tayo no sa ating magre-replace na tayo ng components. So bago yan guys, check muna natin yung mga voltage output ng ating orange by 1. So dito guys, meron tayong dalawa. So ito yung sira. So nakikita natin yan, meron siyang damage yan. Pumutok yung PMIC niya yan, U7. Yan, kita natin yun. So na-visualize natin guys na yung sira niya is yung U7. No? Kasi kita naman sa ating actual yan. Ito naman yung good na orange by 1 natin guys. So dito tayo mag-base ng output niya. Pero meron naman tayong schematic diagram. So alam natin yung bawat output ng ating regulators. Yan. So, hindi natin siya kailangan kasi nandun na sa schematic natin, malalaman na natin din kung ilan yung ipapa-out ng regulators natin. So, dito guys, ito yung i-re-repair natin. Ito yung orange by 1 na defective, no? So, ayan, nung nakikita natin, mayroon talaga siyang burn yan. Sira na yung components niya. So, dapat natin i-replace to. So, bago yan guys, check muna natin yung ibang mga power regulators niya kung mayroon pa bang output. So yung power regulators natin dito guys is ano siya? 1, 2, 2, 3, 4, 5. So 5 regulators to guys. So check natin sa isa. So yung dito guys, yung iba kasi na orange by 1 na nasira, pag sinupply natin siya ng 5 volts, lalo nga umiinit kasi shorted yung iba. Yung iba naman is open. So ito off, palagay ko open siya kasi pumutok naman siya eh. So pwede pa natin siyang supplyan ng voltage kaya at pwede natin siyang matest na sa multimeter, no? So yung iba naman kasi guys, yung sira na, yung pagkasira ng orange by 1 is na short sample, yung components na is shorted, so hindi na dapat natin siya supply ng 5 volts kasi lalo siyang umiinit and then masasira yung power supply natin. So itong guys, sa case na to, yung components niya is ano naman, pumutok naman, so sure ako na open na to. Pwede lang natin siyang i-inputan ng 5 volts. Yan.
para ma-check natin yung ibang regulators niya kung buhay pa ba or patay na din. Ayan. So tabi lang muna natin itong good na orange pie 1 natin, kasi dito tayo mamaya mag-confirm ng na-repair natin na orange pie 1 na defective. So ayan. So bago yan guys, ito i-check na natin yung output ng ibang regulators natin kung okay pa ba siya or sira na din. So supply lang natin siya ng 5 volts dyan. Ayan. Supply na siya. So walang umiilaw guys, wala yan siya umiilaw kasi pumutok na yung ano niya, yung power regulators niya sa 1.5 volts sa CPU natin na supply. So gagamit tayo ng multi-tester, yung digital. So maganda yung digital para madali nating ma-identify yung voltage niya. So yung technique dito guys is kakabitan lang natin ng alligator clip yung ground natin, and then i-ground natin sa ating tester para yung positive na probe na lang yung papanoy natin. Ting ipa test sa iba't ibang output ng ating regulators yan. And then yung ito guys, yung negative natin na side, dito natin ilagay sa negative probe ng ating multi-tester para yun nga yung sabi ko, para yung ano yun natin is yung positive na lang yan dapat siya. Then yung ano yun natin is itong positive na lang. So yan, so una natin i-check is yung una natin i-check guys is yung nandito sa front side na components yan. So dapat ito guys yung ano natin, so dapat yung ano natin dito, yung sinasabi natin na U4, yung ma-out niyan siya, dapat yung output niya guys is 1.5 volts. Yan. So test natin kung 1.5 volts ba siya. So dito lang tayo mag i-inject sa ano guys, sa inductor, kasi yung out ng inductor natin is ano naman siya, connected naman siya dito diretso sa output ng ating power management IC or regulator yan. So i-ano lang natin siya diyan, i-inject lang natin siya. Yan. Dapat makakuha tayo ng 1.5 volts. Teka lang, di ko na-plug yung power supply ko. Ayan, na-plug ko na. Yan, umiilaw siya guys. Umiilaw yan siya. Red. Yan. Check natin kung meron pa bang output yung ating yan, U4. So yan guys, nakikita natin 1.52. So that meaning, so okay lang yung U4 natin na regulator, yung power management IC natin is umoutput pa rin siya ng 1.5 volts, which is okay yun. So yun kasi yung requirements ng ating output na binibigay ng ating yan kasi yung output na binibigay ng ating power management IC. So okay lang siya guys, yung out niya is 1.5 volts. So kung mag-base tayo sa diagram, ito po siya, 1.5 volts din yung ipapa-out niya. So yung next natin guys na i-test is yung U5. Ito po yung inductor ng U5. Actually yung U5 natin is nasa ikurang bahagi ng ating orange pie 1. So nandito yan siya. Yan, ito yung U5 natin. Ito. So yung inductor niya guys, doon lang tayo mag-i-inject ng input. So dito yung inductor niya sa top side ng ating orange pie 1. So ayan. So ngayon, i-injectan din natin siya ng probe guys, yung inductor ng ating U5. So yan, sinabi ko kanina yung U5 na nasa likod, pero dito lang tayo mag-check. Dapat yung output ng U5 natin is 3.3 volts. So ayan, so nakikita natin sa diagram yan, 3.3 volts. So dapat same lang yung output voltage natin dito sa ating inductor. So yan, dito yan natin dan. Yan, so 3.3. So 3.2, so okay lang yan siya guys, kasi yung ano naman, nagbabare naman yung voltage niya. So ayan, 3.3. So pag dapat yan yung out, pina-out ng ano natin, ng regulator is 3.2. So which is 3.3. So 1.01 lang yan niya. So okay lang din yung ano natin guys, yung U5. So na-out pa rin siya ng 3.3 volts. At saka yung U4 natin kanina is okay din, is 1.5 volts. So dito guys, ito yung ano natin, yung U7 natin is ano naman, obvious naman siya na
sira na talaga, yan, pumutok na. So, hindi na natin siya itetest pa kasi papalitan na natin yan. So, dito tayo sa back portion ng ating Orange Pi 1. Dito, ito yung U-tray natin, yan. Yan yung schematic diagram na kanina, yan. Ito yung ano natin, itetest din natin siya. Kung may output ba siya na 3.3 volts. Dito. So, ito lang guys, yung output niya is ito, sa gitna, yan. So, meron siyang 3.3. So meaning, okay lang din siya. Yan, 3.3. And then, yung panghuli natin guys na di-check is yung U5-3. So, sa U5-3, ito yung nagsusupply ng CPU-X natin, yung central processing unit natin. Dapat meron tong ipinapa-out na 1.2 volts kasi yun yung requirements ng ating CPU. So, dapat, pag nag-inject tayo dito sa inductor niya guys, dapat meron siyang ipa-out na 1.2 volts. Yan, 1.2. So, ngayon, i-inject na natin. So, zero siya guys. Wala siyang output voltage. So, meaning, sira din yung ano natin, yung U5-3 natin, which is SY8113B na power management IC natin. So, dapat natin siyang replace-an. Yan, ano, yan. Nakikita natin, wala talaga siyang output. So, same dun sa ano natin, sa U7, na sira din siya, na pumutok. So, obvious naman to kasi, yan, board talaga siya. So, no. Pero yung ano natin guys, yung U5-3 natin is hindi naman siya sunog sa ano visual natin, pero hindi na siya gumagana. So dapat na natin siyang replace-an. So kung maaari din, replace-an din natin yung inductor niya mamaya pagka-check natin. Pagkatapos natin mag-replace ng U5-3, i-re-replace-an din natin yung ano niya, yung inductor niya, yung L8 na yan. So ito, ito yung inductor niya. So recap tayo guys, yan. Yung U3 natin is meron siyang okay pa siya, is meron pa siyang 3.3 volts, so which is yan yung requirements na nasa diagram natin yan. And then yung ano natin, U4 to U4 natin, so pag nag-inject tayo dito, dapat meron siyang 1.5 volts, yan, 1.5 volts. And then dito naman sa ating U5, meron din siyang 3.3. Dapat makakuha tayo ng 3.3 volts. Yan. So, 3.3. So, ito guys. Kahit anong inject natin dito, wala na siyang output voltage kasi sira yan. Pumutok na siya. So, yan. So, yan yung susunod natin ang gagawin is re-replace natin yung mga damaged components, which is yung U7 at saka yung U5-3. So, meron tayong components dito guys na yung binili ko sa LCC na pinakita ko kanina. So, directly re-replace natin siya. So you guys, ito magpakita ko na naman is yung components na i-replace natin. So dito, yung kanina, yung sira natin na components is U7. Yan, which is yung ano natin, U7 is SY8089E. So dito guys, is meron ako niyan, meron ako nabili sa online na components. Yung SY8089E. So, ito siya guys. Yan, nabili ko siya sa LCSC, 30 pieces. So, yan yung ano natin. Tingnan natin sa diagram niya, ito yung IC niya, yung power management IC niya, SY80898. So, yan. So, yung tingnan natin sa loob. So, ito siya. So, ito guys, 30 pieces to. So, kukuha lang tayo ng isa mamaya para i-replace natin sa ating pumutok na U7. Yan, yung U7 na yan yung i-replace natin. So, yung inductor naman niya guys, sa side sa inductor niya, ito yung inductor na ginagamit na yan, yung L3. Yan, sa L3, is, yung inductor niya is yung specification ng inductor niya is 2.2 microhenry over 2 amperes. So, meron din ako yun guys. Bumili din ako sa LCSC ng 2 amperes na inductor na 2.2 microhenry. So, ito siya. Ayan. So, kung titingnan natin sa diagram, yan. Ito yung requirement sa specification ng inductor natin. 2.2 microhenry and then 2 amperes. Yan. So, yung itsura niya, same lang sa ating Orange Pi 1. Ito yung inductor natin, yung inductor na ginagamit natin, ito, yung L3, yan, napapansin nyo dito, 2.2,
So meaning 2.2 microhenries. Ito yung i-replace natin, guys. Ayan. Same lang sila. So nabili ko rin siya mga 30 pieces. Ayan. So mura lang naman. Kung pinakita ko kanina na around na lang yun siya. Ay maabot ng $1. And then yung susunod naman, guys, yung sira niya na iba pang sira na nakita natin kanina is yung U53. Ito yung para sa ano natin, sa central processing unit natin na PMIC switches. Ito siya, U53. Yan. Titingnan natin yung diagram niya, guys. Yung kailangan natin bilhin na IC is SY8113B. Yan. So ito yung SY8113B natin na kailangan bilhin. So meron ako niyan, guys. Nakabili na din ako sa online sa LCC. So ito siya, 30 pieces pa rin. Yan. SY8113BD. So tingnan natin sa schematic, same lang siya. So yung itsura niya, guys, is the same thing sa ating SOT23-5. Yan yung package niya. So ito siya, ito yung i-replace natin. Yan. So kukuha lang din tayo ng isa para i-replace dyan. Yes, no? And then yung inductor na side naman niya, guys, is bumili na rin ako para at least kung sira yung inductor niya is meron tayong agad na kaka-replace niya. Ito yung inductor niya is 2.2 mm pa rin. Pero yung iba dito, guys, is iba siya dito sa U7 natin kasi ito 2 amperes lang siya. Ito 3 amperes yung kaya niya. Yan. So nakabili din ako sa LCSC ng ganito, mga 30 pieces din ito. Titingnan natin sa diagram, ito yung ano niya, specification niya. Ayan. 2.2 mHg over 3 amperes. Ayan. So ito, tama yung nabili natin. Then pack yung itsura niya is same lang din sa nasa outsource natin. So, kung nag-refer kayo, guys, is meron talaga tayong outsource na components. So hindi tayong makabili sa online, lalong-lalo na dun sa LCSC.com na napakalaking tulong para sa mga nag-repair na katulad ko. Meron tong mga available components. Yan. Ito yung i-repair natin mamaya. Yan. So yan, guys. So yan, kompleto tayo na sa components. Yung ibang components na mga regulator dyan is meron din ako. So sinerge ko na siya, guys, yung dapat ko nabilin sa LCSC, yung dapat na yung kakailanganin natin sa pag-repair ng Orange Pi 1, yung lahat ng mga power regulators niya is binili ko lahat sa LCSC para sakaling iba nasira talaga yung lahat is meron na akong i-replace. Ito, bumili na rin ako nito ng EMS, ng 3.3. Nakabili na rin ako yan. Yung mga ano niya, yung ibang regulators is meron din ako. So yan. So ngayon, guys, ay pakita na natin kung paano siya tatanggalin at paano siya i-replace gamit yung hot air natin na ano, na rework station. Yan. So ito yung rework station ko, yung hot air ko, tsaka yung soldering iron na yan. So yung seat natin, yung hot air natin, guys, 300 degrees Celsius, yan. So pwede din natin siya palakasan, yan. Ipunta natin siya sa, para mas madali yung pagtanggal natin, is punta lang natin siya sa 350, yan. 350 lang. Yun din yung air natin, yung airflow niya, is lagay natin sa 4. Yan, lagay natin sa 4. So pag tinanggal ko to, guys, kusa yan siyang mag-antal. 350. Pag nilagay ko naman, mamatay yan siya. Yan. So ito yung gagamitin natin, guys, sa pagtanggal ng SMD components. Ano, sa pagkabitin ng SMD components. So yan. Balik tayo dito, guys. At isa pang balik na tayo dito. At isa pang gagamitin natin pala, guys, is yung ano natin. Flux. Dapat mayroon tayong flux. Ito. Yung rosin flux natin na amtik. Yan. So gagamitin natin to pang lagay sa ating components para madali lang siyang mag-melt at madali natin siyang tanggalin. Yan. So procedure, guys, sa pagtanggal ng components. So balik ganito yan siya. Lagay lang natin ng ano yung Orange Pi 1 natin na components. Lagay natin ng Amtek to, yung flux. So yung una natin tatanggalin is yung U7. Yan. Lagay lang natin siya ng konti. Yan. And then i-hot air natin siya.
So ganito lang siya guys, hindi natin masyadong ilapit sa mga plastic. So yung ipo-focus natin is yung power management IC niya, yung which is yung tatanggalin natin na ano na U7. So bali ganun-ganun lang siya, i-wave lang para yung init na is ma-scatter din sa ano U7 natin. Ayan, natanggal na guys. So ito yung U7 natin na components, which is pumutok kasi na over voltage siguro to, kaya pumutok yung ano nya. Ayan, so madali lang naman syang tatanggalin, then lagay lang natin sya dito. And then yung board natin na tinanggalan guys, ito yung magiging itsura. Ayan, so lilinisin natin yan gamit yung soldering iron natin. Gamitin natin sa paglinis guys, lagyan lang natin siya ng lid. And then lagyan natin ulit ng flux na konti, unting flux. And then gagamit tayo ng braid wire ito. Wire na ginagamit sa pang tanggal ng mga excess na solder. Ayan. So iano lang natin siya. Ganyan lang. Tapos so ayan. Ayan guys, malinis na yung pad natin, na flatten na siya. And then linisin lang natin yung excess flux dyan. So gamitan natin. So linis ko na siya ng alcohol guys. Ito yung magiging itsura niya. Ayan. Dapat linisan natin siya. Then applyan natin siya ulit ng solder para sa pagkapit ng ano natin, bagong regulator. Ayan. So yung ganyan guys is maglagay lang tayo ng solder lead dito sa ano niya, sa pad niya. Ang katamtaman lang na solder lid na ilagay natin. Yan. Then kukuha tayo ng components. So since U7 yung papalitan natin, yung components niya is SY8089. Kuha lang tayo ng isa. Ikabitan natin siya guys gamit yung tweezer natin. Yung technique dito guys, yung soldering iron lang yung gamitin natin kasi wala akong solder paste para sa hot air. So ngayon isa-solder lang natin siya gamit yung soldering iron. Unahin mo is yung isang paa niya na mayroon ng
meron ng solder, yan yung unahin natin sa pag hinang. Yan. So yan, natapos na yung ano natin, yung pin 1 natin. So hindi pa siya maklaro kasi meron pa siyang plaques. So yan, tapos lang natin yung paghinan sa kanya guys, hindi papakita ko mamaya yung resulta niya. So yun guys, tapos na natin na hinangin yung mga pin ng ano natin, regulator. So ito na yun sya. Ayan. So ready to test na. Meron pa pala isa yung U5-3 natin niya yan. So tatanggalin din natin yan sya guys. At din papalitan din natin yung bago. Ayan. So same pa rin sa ginawa natin kanina na pagtanggal is hot air yung gamitin natin. Basta lagyan na natin sya ng flux. Flux lang. Ayan. Meron na siyang flux. So yan, as you can see, yan, meron siyang flux. Yan. So, pwede lang natin siyang tanggalin. Tanggalin na natin siya gamit yung hot air natin. So mas mabuti guys na yung pag-hotter nyo is hindi nyo matamaan yung ibang components at saka yung inductor kasi para iwas din tayo sa damage. And i-focus nyo lang sa ano, sa sirang components para yung heat nya is nandun lang talaga. So natanggalan natin, ito yung U5-3 natin, which is yung 1.2 volts na regulator. So yan, pagkatapos natin matanggal ay linisin agad natin ng soldering iron yung pad ng ano natin. So gamit yung solder wick na pinakita ko rin kanina. So ito yung solder wick natin. Is linisin na natin yung pad ng ating U5-3. So kung wala kayong solder wick guys, is pwede naman iron lang yung gagamitin nyo. So yung kagandahan kasi sa solder wick is nihigot nyo lahat yung mga ano, mga excess na solder sa pad natin. So once na nalinis niyo yung pad niya, natanggalan niya ng solder, ay linisin din natin yung ano niya, yung mga excess na flux na nakalagay din sa pad. Yan, dapat malinis niyan siya, malinis siyang tingnan. And then, applyan natin siya ng yung technique guys, ay ulitin ko lang yung technique sa pag solda ng paghinang ng SMD components is yung isang paa lang, is yung pad lang, isang pad lang muna yung lalagyan nyo ng solder yan. So siya yung bali yung maglalak sa ating SMD components, tsaka natin soldahan yung lahat ng pad nya. Ayan, since dito yung U5-3 naman yung papalitan natin, so titingnan natin yung diagram nya, yung gagamitin natin na IC is SY8113. So ito yan sya. Yan, SY8113. So, same pa rin. Isa lang yung gagamitin natin. So, kukuha lang tayo ng isang piraso. Ito. Yan, isang piraso. Yan. So, yan.
So yan, kakabit lang natin siya, guys. So take note pala, guys, yung pagbalik natin sa SMD the components natin is meron to siyang pin configuration. So dapat hindi siya magkabaliktad, kasi pag nagkabaliktad yan is hindi na hindi yan mag pa-function. Dapat kung ano yung puruman niya kanina, yung pagtanggal natin, yun pa rin yung puruma ng pagkapit natin sa kanya ngayon. Ayan. So dito, guys, makikita natin dito sa board, mayroong maliit na dot yan, yung symbol na yan na arrow. So ang ibig sabihin po niyan is siya po yung pin 1 natin. Dapat dito natin ilagay yung pin 1, pin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dapat ganyan po siya, guys, no? Kasi po siya pwedeng magkabaliktad, kasi pag nagkabaliktad yan is hindi po siya magpa-function. So dito naman sa SMD components natin, so sadyang napakaliit niya, is tingnan din natin yung ano niya, yung polarity niya, o nandito ba yung ano niya. So ito yung sinasabi ko, guys, na pin configuration ng components natin. So dito nakikita natin yan, guys, no? Yan sa board natin, meron siyang arrow na maliit. So meaning yan, pin 1. Pin 1 yan siya. And then dito naman sa components na side, guys, yan, meron din siyang bilog. Maliit na bilog lang yan siya, guys. Maliit na guhit lang yan siya. Naka-assign yan dyan sa isang paa, sa pin 1. So dapat, ganyan yung forma natin, guys. Pin 1 to pin 1. Hindi dapat siya magkabaliktad. Yan. So may nakikita tayong maliit na circle yan. Yan sa katabi, yan sa nakaano yan sa pin 1 ng paan ng ano natin, regulator yan. And then itong arrow naman sa indicator na dito yung siyang pin 1. So ganyan dapat yung pagkabit natin, guys. Hindi dapat siya magkabaliktad. So ngayon ihinang natin siya gamit tayo ng soldering iron. So yung paghinang sa kanya, guys, is the same lang kanina. Yung technique na nasabi ko na yung isang paalang muna yung hinangan natin para maglalak siya. So bali ganyan lang siya, guys. Nalagyan ko na yung kanina yung paa niya, yung isang paa niya ng yan, solder. Then nakabit lang natin to. Bali ganyan. Bali ganyan lang siya, guys. Kung napapansin natin, ganyan. So nakalock na yan siya, din na yan siya mahuhulog. Yan. So isang pin lang muna, and then saka niyo isusulda yung lahat ng pin. Yan. Then lagyan niyo lang na siya ng konting bead. Huwag masyadong lamihan kasi ano yan siya. Then yung kabilang pin naman, yung tatlong pin ulit, lagyan din natin ng hinang. Dapat dandaan lang, guys, and then konti lang yung ilagay nyo para hindi siya mag short sa kabilang paa niya. So yan, tapos ko na siyang mahinang, guys, yan. So ito yung magiging itsura niya, yan. So yan na lahat, nakabit na natin yung pinulat natin na power management IC niya, yung regulator, yung U53 at saka yung U7 natin, yan. U7, ito naman yung U53. So yung susunod natin ang gawin, guys, is check na natin yung voltage output niya, kung meron na ba siyang out na 1.2 at saka 1.5. Yung output ng U7 at saka ano natin, U53 is 1.2 volts. So dapat makakuha tayo ngayon ng 1.2 volts. So same ulit, gamit natin yung
multi-tester natin. Then, susupply na natin siya guys ng 5 volts. Para ma-check natin kung functional ba yung repair natin ngayon na orange 5-1. Ito same procedure lang kanina guys, yung ginawa natin. Kumuha tayo ng multimeter. And then, tinest natin yung bawat test point niya. Doon tayo naging check sa inductor para ma-reach natin yung exact voltage na gusto ng ano natin. So ngayon supply na natin siya ng 5 volts. Yan. Then check na natin yung ano niya, yung output ng U7 at saka U53 na na-replace natin. So yan, ito lang same kanina. Yung output natin na ground is ganito natin sa ground ng tester natin. And ito yung positive natin, yung papa-inject natin sa bawat regulator. So yan, yung natest na natin siya kanina, yung U4 niya, U4 tsaka U3 and then U5 is okay lang. So yung damage natin is U5-3 at tsaka yung U7. So unahin natin yung 7 guys, ito dapat meron siyang 1.2 volts. So let's check. Yun, 1.3. Ito yung output niya. So meron na siyang 1.2 volts. So meaning okay yung successful yung ano natin, yung pag replace natin ng power management IC niya or regulator. Yan. So meron na tayong 1.2 volts. Yan. And then dito naman sa ano natin, sa likod, yung para sa CPU natin, CPU X na nagsusupply, itong U53 natin, dapat meron din tayong 1.2 volts. So test natin, i-check lang natin siya sa inductor. So yan, 1.5. so dapat in pa yan siya guys, dito tayo sa output niya. 1.3, so minya okay na yan siya. Reach na yan yung ano natin, reach na yung supply natin sa CPU X, yung 1.2 volts. Dapat is 1.2 volts to 1.3. dito is check natin 1.5. so since na 1.3 siya guys, yan dapat dapat dito is ano lang 1.2 volts. So papalitan natin yung inductor niya. Pero bago yun, so yan, nakakuha na tayo ng 1.3. so excess yan ng ano guys, ng kunting voltage, kasi yung dapat yung requirements niya is 1.2 volts lang. So pero okay na to. Check lang natin, iba kasi yung lever, iba yung ano ng components na nireplace natin, ba yung material na gamit niya, kasi kaya nag-exist siya ng konting voltage. So point lang naman yan, so meaning yan okay lang siya. So para matis natin guys na okay, na okay na talaga yung na-repair natin na Orange Pi 1 is gagamitan natin siya ng software ng ating PISO Wi-Fi. So i-connect natin siya at test natin kung gumagana na ba talaga siya. Bago tayo mag-testing guys ng lalagyan natin ng software is i-confirm muna natin siya dito sa good na Orange Pi 1 ko. Yan. So, dapat same sila ng voltage output. Yan. So yung unahin natin is yung ito yung ni-repair natin. Yan. Ito yung ni-repair natin. Ito naman yung good Orange Pi 1 natin. So sukatin natin bawat voltage output ng mga regulators niya, and then i-compare natin dito sa ni-repair natin. Yan. Since yung ni-repair natin sa Orange Pi 1 natin is U7 at saka U5 lang. So direct na tayo dito. Hindi na tayo dito mag-iisa-isa pa na hangin natin. So yan, dito yung una, yung kukunan natin ng voltage output, yung U7 sa good na Orange Pi 1 natin at saka yung U5-3 nya. Yan natin. So same pa rin sa ginawa natin guys, mag-i-inject lang tayo ng 5 volts dito. Hingin natin siya ng 5 volts. Yan, may ilaw na yan, ano nya. Then yung ground,
And then in-input natin yung inject natin yung positive test probe ng multimeters natin sa bawat output ng ating inductor at saka yung output ng ating power management. Yan. So ito yung Q7. So ito yung known good natin na orange pi 1. Dapat tatali lang natin yan. So 1.23 volts yan. So dapat yung output ng nirepair natin kanina na orange pi 1, yung nirepair natin na ito is 1.23 volts din siya. Yan. Yung sa likod, yung U5 niya dito, ang output niya is dapat 1.2. Yan. So same lang pala guys, 1.3 din dito sa known good natin na orange pi 1. And then dito naman sa in niya, yan, same lang, 1.31. And then yung U7 naman is 1.23. So ayan. So ibalin, ilipat natin yung supply natin sa orange pi 1 natin na repair. Ito yung good, ito yung ni-repair natin. So dapat same yung makukuha natin na voltage output niya. Dito yung U7 dapat 1.2. Ayun, 1.22. So tama siya, tama din sa kanya. Nag-coincide na sila. And then dito naman sa U53 guys, is dapat 1.31 or 1.32. So ayun. So, meaning niyan guys is okay yung orange pi 1 natin. So okay na siya guys, nun successful yung pag-repair natin. So ngayon na para ma-confirm talaga natin na okay na siya, so lalagyan natin siya ng image. So ipapa-boot up natin siya using PisoPi software. So ayan. Dito na guys yung titest na natin siya gamit yung orange pi image natin. So ito yung ni-repair natin. Ito yung good mo natin na orange pi 1. So ngayon lalagyan natin siya ng image. Ayan. And then gagamitan na natin siya ng custom board. Orange pi 1. So ayan. Ayan yung forma niya. And then, yung kabit natin yung internet source natin dito. So, ito yung ni-repair natin guys. Yan. Nakikita natin yung palatandaan na ito. Then, yung susunod naman is yung USB tulan natin. Papunta sa ating access point. So, dito natin malalaman guys kung fully functional ba talaga yung pag-replace natin ng components. Yan. So, para makita nyo na okay talaga siya. So, itetest natin siya gamit yung PisoPi software natin. Ayan po. Ilagay naman natin yung lead indicator natin. So, ngayon kompleto na. Di lang muna tayo maglagay ng coin slot. So, yung purpose natin is pa-boot up lang natin yung orange pi 1 natin. So ayan, ready na siya. Ngayon pa-power lang natin siya guys. Dapat mag-boot up siya. So ayan. So kung nakikita natin, umiilaw yung dalawang lead kasi during boot up ng ating PisoPi is umiilaw talaga siya. Nag-trigger na yung pin pad natin. So meaning okay yung orange pi 1 natin na ni-repair. So hintay lang natin mamatay yung isa guys. So, meaning yan. Pag namatay na yan siya, nag-boot up na yan. So ayan, namatay na guys, meaning nag-boot up na yung ano natin, orange pi 1 natin, nag-boot up na yung PisoPi software natin sa orange pi 1. So ayan guys, so yan yung patunay na successful yung pag-repair natin ng orange pi 1. Ayan. Yung sira niya is ito lang, dalawang components na to, yung U7 at saka yung U5. Ayan, so masyadong maliliit, so nabasag pa yung isa kasi tumutok siya. So ayan guys, so yun yung mag-way ng pag
pagre-refer ng Orange Pi 1. So yung ulitin ko lang yun, yung disclaimer ko na, na hindi ako masyadong professional sa pagre-refer. So yung pinakita ko ngayon is based lang sa aking experience as based sa aking understanding, no? So yan. So ngayon guys, testing natin. Testing natin yung Orange Pi 1 natin na refer. Since nag-testing na naman tayo, is lagay naman natin siya ng coin slot para at least matest natin yung functionality ng mga GPIO niya, kung nagpa-function ba talaga yung ni-refer natin. So kakabitan lang natin siya ngayon ng coin slot and then try natin mag-insert coin mamaya. So, ganyan na yung pag-ayos ng Orange Pi 1 natin guys. Pati na din dun sa mga ibang Pi natin tulad ng Raspberry. Sa dati kong vlog is Raspberry yung inayos natin. Pinalitan din natin ng Power Management IC. So, ngayon naman ay Orange Pi 1. So, baka sa sunod guys is maghahanap din ako ng Orange Pi PC na board para ma-repair din natin siya at magawa natin ng tutorial. So ayan. So yun, tapos na siya guys, na lagyan na natin ng ng coin slot. And then ang gagawin natin is mag-insert coin tayo. Ngayon ay tatry na natin mag-insert coin. So meron akong isang cellphone dito na te-testing natin sa pag-connect ng ating access point. So dapat ay makapag-insert coin tayo para malaman natin kung yung mga GPIO niya is naging okay din ba sa pag-refer natin. So ito yung pangalan ng access point ko, yung so magkoconnect lang ako sa access point ko. Yung pangalan ng aking access point is Dodong Peace Wi-Fi. Yan. So kung titingnan natin ngayon kung makapag-insert coin ba tayo, and then kung fully functional ba talaga yung na-refer natin na Orange Pi 1. So ito na siya. Mag-click na tayo ng insert coin. Dapat yung lead na green natin is mag-iilaw din siya kasi yun yung ano natin sa ating custom board. So mag-insert coin ako. Yun, umilaw yung green. Yun, magulog ako ng 5 piso. Yan. So, smooth. 5 piso. And then, ito pa, meron pa tayong matirang 7 pesos. Yan. 12 piso ulit. Then, 1 piso. So, umilaw ang slot. So, ito lang yung dakong pila. 11. And i-click lang natin yung go online. Yun. So, yan po mga kapis wifi. So, smooth na smooth po yung ano natin, na-refer na Orange Pi 1. Dito naman guys, ay papakita ko yung paano i-download yung schematic diagram ng ating Orange Pi 1. So, dito lang tayo sa Google. Yan, type tayo ng Orange Pi 1 schematic diagram. So ganyan lang po siya kadali guys. Yan. So i-search lang natin siya. Yan. So yan yung lalabas guys, yan. Click lang natin yung yan yung Pi 1 version 1.1. So magre-redirect po yan siya. Yan. Then click natin tong PDF file. And then nag-automatic download yan siya. Ayan. Then click din natin tong arrow. Then para mag-download din. I-save nyo guys kung saan nyo gustong i-save yung. Mas madaling makita, mas mabuti sa ano na lang. Sa desktop na lang. Ayan. Sinave ko siya sa aking desktop. Ayan. Then yan. Pag nag-open, ganito siya. Yung front page ng Orange Pi 1 natin na schematic diagram. So complete module po siya guys, nandito po lahat yung
yung mga components na dapat nating tingnan. Yung lahat ng nasa Orange Pi 1 natin sa actual is nandito din sa schematic na to. Ayan. So maraming salamat sa nag-upload nito. Malaking tulong para sa amin na nag-re-refer ng mga Orange Pi 1. So napakagamit ito kasi dito tayo nagbabase ng ating i-re-refer. Kung wala ang schematic diagram is lalo tayong mahirapan kung saan tayo mag-focus sa ating i-re-refer. So yung una dito guys, yung una na page niya is yung block diagram. So dito pa lang maano na natin, nalalaman na natin kung saan tayo, saan yung sira ng kung saan party ng Orange Pi yung may sira sa atin yan. So dito nakikita natin yan, yung block diagram niya. Yan. So yung susunod naman is yung power tree. So ito guys, ito yung diniscuss natin kanina. Yan yung mga power regulator natin. So dito natin siya nakikita lahat. Yan yung 3.3 volts. Yan. Yung mga napalitan natin na mga power management ICs, nandito siya guys. So dito tayo malilito kung meron tayong schematic diagram. Kasi nandito kasi sa lahat ay kompleto eh. Yung ito yung power tree na ano na block. So yan, dito natin malalaman kung yung ano yung gamit ng mga regulator, so ano yung mga voltage output niya. So dito tayo magre-refer guys, dapat pag nag-refer tayo ng Orange Pi 1 dapat alam natin yung mga voltage out ng ating power regulators yan. So napakalaking tulong talaga ng schematic. So diniscuss din natin to lahat guys, yung mga ano niya, yung actual niya na components, and then yung pagtapos nating mag-replace system, testing din natin yung output niya kung tama ba yung binigay niya na output. Yan. So ano guys, pag na-download niya, explore niyo lang yung schematic. So alam kong mahirapan, yung iba is nahirapan, pero pag ano guys, nakuha nyo na to, istudihan nyo lang siya, at least meron kayong guide. And yung susunod naman dito guys is yung GPIO assignment natin. Yan, dito niya natin siya nakikita. And then yung kasunod niya is yung RAM natin, schematic diagram ng RAM. So ito guys yung major components ng ating Orange Pi 1. Pag yung nasira na yung RAM natin is mahirap na siyang palitan, so costly din kung bibili tayo. Kaya din na lang natin siya i-repair pag yung sira ng Orange Pi 1 natin is major na. So katulad ng RAM, yan, din na natin siya i-repair. So bibili na lang tayo ng bago kasi mahal din naman yung RAM, then mahirap na siyang i-repair. And ito yung ano natin, yung RAM. Yung susunod naman is yung CPU natin. So ito din guys, isa sa pinaka major components ng ating Orange Pi 1. So sabi ko nga na din na natin nire-repair pa pag yung sira is mga major na. So katulad nito, yung CPU, yung RAM kanina, ito sila yung mga major components ng ating Orange Pi 1. So pag ganito guys, pag ito na sira, ay din na natin siya i-repair kasi ano na eh, mahal na eh. And then bibili na lang tayo ng bago. So dapat natin i-repair. So yung pwede ma-repair guys is yung ano lang, yung mga minor components. So dito yung DCN, ito yung topic natin kanina. So ito lahat yung diagram niya guys, kung nakikita nyo nasa slides na kanina sa pinakauna sa video natin is nandito po siya lahat. So yan, ito yung dito ako nagbabase guys nung ano ng kinonan ko ng mga yung dapat i-refer. So yan, ito lahat yung mga power management IC niya. Yan, yung para sa CPU natin, sa MCC, then sa system, then yung IO, nandito lahat siya guys. So dito ako kumuha ng idea. Yan, tsaka tinignan ko din yun sa actual. So lahat ng nandito, nandun din sa actual.
Kaya nalaman ko yung mga power management niya kung ilan po yung output nun. Ayan. Sinukat natin gamit yung multimeter. So may nakita nga tayo mga abnormalities and then yung iba damage. So kaya pinalitan natin siya. Ayan. So nabili naman lahat ng mga components guys nandun sa LCSC. So ito yung ito kaya lang natin itong i-repair kasi mura lang naman yung mga parts na to eh. Tulad ng mga transistor, yung mga MOSFET, pwede rin natin siyang i-repair yung mga inductor. Ayan. So madali lang siya guys, gamit lang tayo ng hot air. Kung walang hot air, pwede lang soldering iron. And then yung susunod naman dito sa ating schematic yung USB yan. So hindi na masyado siyang nasisira. Then yung camera natin nandito rin siya. So dito malalaman natin mga minor components ng camera. Yan. Yung iMac nandito din siya. So complete to guys. Isang download niya lang ng schematic ng Orange Pi 1 is complete module na siya. So ito yung external port natin. So nakikita natin na 40 pin headers yan. Dito tayo kumukuha ng mga I.O. natin papunta sa ating coin slot. Yan yung pin 1. So yung pin 1 guys, dating meron na siya palaging 3.3 volts. Tapos yung 2 naman, 2 and 4, yan, meron siyang 5 volts kasi yan yung DC natin. So pwede lang tayo mag-input directly dito guys. Hindi na tayo dadaan ba dun sa DC jack niya kasi yung DC jack niya na 5 volts dito rin pupunta. Yan, connected lang yan sila DC in. Yung iba kasi nagsasabi na hindi safe mag-power sa GPIO. So, kung titingnan nyo yung diagram is pareha lang naman sila na connection. Nakakonnect pa rin siya parallel sa ating GPIO 2 and 4. So, dito na yung lead. Yung debug lead natin yan. So, umiilaw yan siya pag may abnormalities yung Orange Pi 1 natin. Katulad ng ni-repair natin ngayon. Kanina is nagre-red siya kasi sira yung U5 niya. U5-3 na tsaka yung U7. Siya guys, ito lang yung ano natin sa Orange Pi 1 natin na board. Yan. Ayan lang po lahat guys, maraming salamat sa panonood. Please like and subscribe.